皆さん元気ですか？こんにちは、こんばんは、おはようございます。Good evening, good afternoon, at kamusta po kayo lahat? Please subscribe sa aming YouTube dahil nandun po lahat ang lahat ng information at mga latest video at lagi nyo kakabangan. So please subscribe sa YouTube. Mag-usap tayo, Vicky Osawa, sa YouTube po. Onegaishimasu. Thank you! At dito na tayo ngayon sa ating mga question and answer. Kasi po ang daming katanungan, pero meron po tayong tatlo ngayon na napili na itatanong at sasagutin po ng inyong lingkod. Ito pang unang katanungan. Bakit po na-cancel ang flight ng Cebu Pacific ulit? Ito po yan eh. Kasi po, nakalagay na talaga, may maingay. Ano yun? Upuan. Yung upuan pala ng isang aming... Hindi dinig. Kasi naka-headset siya, kaya hindi niya alam yung upuan, gumugaril-gil-gil-gil-gil. Ano kaya yun? Hindi rin po rinig. So, ako dinibu eh. Sorry po. Anyway, yan po. Ayan, nasa na ba ako? Nakalimutan ko. Layo na ng story ako. Nawala tuloy ako. Yung Cebu flight po. Nakalagay po yan na ang kahit anong airline, pwede po talagang biglang nagka-cancel. Kasi po, pag halimbawa, minsan, kung halimbawa ang sasakay ko, konti lang, paano nga naman yung gasoline noon, yung bayad sa mga tao, baka hindi magkasya. Hindi ko po alam kung bakit na-cancel. May ibang rason po yan na mas mabigat siguro kaya na-cancel. Kaya ito po ang masasabi ko. Kung bibili kayo ng ticket, although direct sa airline, bago po kayo lumipad, make sure, kapayas ng ginawa niya, nagulat siya, ba't na-cancel, na bigay niyo yung contact number niyo talaga. Kasi sila mismo po magsesend sa inyo, I'm sorry to say, but your flight will be canceled on this date. Natural po ngayon yan eh. Ayaw man po nating mag-cancel-cancel ng mga flight, maski sila, siyempre gusto nila mag-income, kina-cancel po talaga ngayon. Bigla-bigla ang mga flight going anywhere. Hindi lang Japan, hindi lang Amerika, hindi lang Pilipinas. Bigla pong naka-cancel talaga. So, be prepared. Hindi ko mo nakabili na kayo ng ticket, kala nyo flight nyo na, minsan po hindi. Talagang, minsan on that day, biglang, nandun ka na sa airport, cancel ang flight. So, yun po ang mga rason kung bakit biglang naka-cancel. Dahil po sa pandemya na nangyayari ngayon, talagang gumagawa ng bigla ang cancel ang mga airline. Okay po. Yun naman po, ang pangalawang katanungan naman po. Naku, pwede po bang mag-tourist sa Japan? Hindi pa, wa pa. Ang pwede mag-tourist ngayon na nag-open sila is Vietnam. Kung di po ako nagkakamali, tatlo o apat na country, hindi ko po maatandaan. Ano-ano Vietnam? Australia, Thailand, New Zealand. Yan po, ang apat na bansa na pwedeng pumasok na tourist na may limit naman po, hindi ganun karami. So ulitin ko po, ang pwede pa lang po ngayon, Thailand, Vietnam, New Zealand, and Australia. Yan pa lang po ang pwedeng pumasok dito as tourist na inopen nila. Okay. Ang pangatlo naman pong tanong, so sa Pilipinas po, wala pa tayong mula Pilipinas papunta dito, tourist, wala pa po. Hindi pa po sila nag-open. Oo, ito po yung pangatlong tanong, magpapakasal ako sa Pilipino. Saan po kaya madali magpakasal, Japan o Pilipinas? Depende po yan. Okay? Kung halimbawa, kayo po, depende po sitwasyon. Kung pareho kayong dalaga at binata, yes. Ako nandito na rin lang kayo, di na kayo magpakasal. Basta complete document po kayo. Kung halimbawa naman po, si Mrs. ay dating may asawang Hapon at magpapakasal sa Pilipino, kailangan po complete recognition papers kayo kung sa Pilipinas. Kasi po, sa bawat city hall ngayon, hihinga kayo ng singleness. Eh kung hindi pa kayo nare-recognize, pag maski na-divorce kayo sa Hapon, hindi pa rin po kayo pwedeng ikasal sa Pilipinas. Kaya I doubt it na merong mga city hall na papayagang makasal pag hindi pa nare-recognize. Kasi po, automated na yan na pumapasok sa bawat city hall kung ano ang rules. I'm not very sure about provinces kung ano talaga magiging rules kung napapayagan. Baka meron po. Pero pagdating po rito niyan, kung halimbawang ganun, ang mangyayari yan, baka hingyan rin kayo na embahada ng recognition nyo. Kaya hindi ko po masasagot kung saan po kayo madaling magpakasal. Depende po yan sa mga document na meron kayo at depende po sa situation ng buhay nyo from the start.
doon po ang yan po masabi ko, pwede po kayo magtanong, mag-special magpa-schedule an appointment with us sa numero na ilalagay po namin, uliting sabihin ko na rin po, 09093430123. Yan po ang numero na pwede kayong tumawag for appointment para makausap niyo po ang inyong lingkod. At kumakay, ibig sabihin, maliit na bagay, i-explain ko sa inyo kung ano man kailangan nyo. At doon ko lang po masasagot kung mas maganda sa Japan or sa Pilipinas ang magpakasal. Okay po. Sana po okay sa inyo and please call us for more information. Okay, kung naman po tayo sa viewers sa mga katanungan, andito po si Miss Carmen para magsalita. Ah, di ba? Yay! Magandang hapon po. Okay, unang katanungan mula kay Ramos Centeno Sheila. Ay, kumusta ka na? The Angel Mother. Paano po habulin ang tatay ng batang hapon para mapalitan ang citizenship ng bata? Ibig sabihin yung bata, Pilipino citizen? Ganon? Hapon po siya. Oh. Okay. Bata, siguro po yung tatay ng bata ay hapon. Mm-hmm. Paano po mapalitan? Okay. Kung halimbawa, nandiyan naman po yung father at yung bata, may certain age po yan eh. Meron pong rules ang Japan na certain age para yung bata ay maging Japanese citizen. Okay. For mga na-adopt po, para maging Japanese citizen, itong mga na-adopt, hindi po anak na nga po talaga, hanggang 13 years old po ang rules. Before po hanggang 6 years old. Now, it's 13 years old. Ngayon, para dito naman po sa katanungan niyo, Miss Sheila, kundi si Sheila siya na, Sheila. Hello, Sheila. Ang katanungan mo, ang sagot dyan is, kung nandyan yung father at yung bata, nasa certain age pa na pwede ka agad maging Japanese, itatanong niyo po yan sa Home Kyoku. Ang Home Kyoku po ang magsasalita at kumuha po kayo ng appointment sa Home Kyoku. Dali niyo yung father, dali niyo yung bata, dali niyo yung nanay. Tumawag muna kayo for appointment. Pagtawag niyo na for appointment, tumawag po kayo sa amin kung okay lang sa inyo. Bibigay ko sa inyo kung anong mga dadali niyo bago kayo pumunta ng Home Kyoku para kahit papano may preparasyon. Pero ang pagtawag po, number one, ang gagawin niyo, tumawag sa Home Kyoku. Number two, kung okay lang sa inyo, yun nga lang po, meron tayong konting fee, appointment schedule with us. Sasabihin ko naman po at pakikinggan ko kung anong history. From the history, masasabi ko po sa inyo kung anong dapat yung gawin, kung anong dapat yung dalhin. Although, syempre, ang Home Kyoku pa rin ang magdidesisyon kung ano-ano pang additional. Yun po yun. Basta po nandyan yung ama, ganito ang magiging sagot ko dyan. Kung wala yung ama, eto rin po ang sagot dyan. Tumawag lang po kayo sa amin. Okay po. Over na tayo ng time. Sorry ha. Pangalawang katanungan po. Ayan, pwede po ba mag-extend ng re-entry sa Japanese Embassy sa Pinas? Actually, meron po. Nung nagpunta po ako sa Japan Embassy sa Pilipinas, meron pong form doon, re-entry. Kung bukas po ang embahada, if I were you, hindi ko po na itanong sa embahada mismo nung nagpunta ako, kung ito is para sa atin, sa mga foreigner o sa atin, mga kababayan na dito pwede mag-apply ng re-entry. I'm not very sure about that. Kaya pero may nakita akong form na applying for re-entry. Sa loob po ng embassy, meron yan. Kaya tingin ko, diretso kayo mismo sa Japan Embassy sa Pilipinas and God mismo, hindi na sa agency, magtanong kayo. Nakukuha kayo ng re-entry. Dahil may nakita po akong form doon. Try. Wala pong masama mag-try. Kung hindi pwede, give us a call. And then we'll get back to you. Pero pinakamaganda po, ang re-entry po is good for 1 year yan, ha? Kung wala po kayong re-entry, kailangan pumasok kayo kagad ng Japan. Okay po. Okay. Yan po ay mula kay Abby Brillo Malubay. Miss Abby Brillo Malubay. Yes, ma'am. Yun po, meron pa tayong isa. So, last po na katanungan. Ito po ang huli namin katanungan. Ayaw po magpakilala. Ang kanyang, okay, mentioning of name. Okay. Ang kanyang katanungan po ay, yes. Paano po ang gagawin ko sa asawa kong nang bababae? Oh, wow! Kaloka yan! Diba, mag-arap na tayo ng apps? Eh, meron na daw apps, diba? Pag nangangaliwa. Be na talaga tawag ko sa kanya. Alam niyo po, diyan gusto ko yan. Kasi alam niyo po ba, hindi naman sa pag-aano, for 31 years marriage with a Japanese, medyo na eksperto na tayo kung paano sila i-balance. O, diba, bongga? Kung paano natin sila alam mo yun, sige, ganyan ka, o ganito naman ako, o, diba? Hindi naman paniniria. Kung halimbawa, nangangaliwa ang iyong asawa, number one, meron po akong na-share nito na nawin niya ang kanyang husgado, nakawin siya ng libo-libong lapad. Kung nababae po siya, kung halimbawa, aywan ko lang po ngayon, kasi before po, yung telepono sa bahay,
Kung halimbawa pong na babae, pwede kayong kumuha ng data mismo sa NTT. Dahil asawa kayo, kumuha kayo ng data o kaya kung maglo-lawyer kayo, pwede kayong maghingi ng mga data ng tinatawagan ng husband nyo. Pwede nyo i-check po yun. And then from there, isa po yan sa testigo na talagang lagi niya tinatawagan yung girl na yon kung merong specific na girl na po talaga. And then another thing, medyo magastos mo lang po, meron pong mga detective dito sa Japan. May mga detective po rin, kaya lang madugo ang bayad. Madugo talaga ang bayad kasi meron po ako isang kababayan na gusto niya ipa-detective yung jowawis niya. Nagtanong na po ako sa mga detective, very expensive, my goodness. Rokumang kara, gomang, may ganun. Pero effective kasi lahat po, susundan niya yung husband niyo, isa yun. And then number three, mag-usap kayo mag-asawa. Ano ba talaga, diba? Number three, kausapin niyo po siya kaysa mga pa tayo. Kasi ang hirap mga pa. Kaparis po ng mga sitwasyon na, hindi naman atay, baka hakakako lang to. Pero pinakamaganda po kausapin yung husband nyo, kasi kung halimbawa willing kayo na live without him, kausapin nyo na ng diretso. Di po ba na, eto na tayo. Pero siyempre, huwag tayo magpatalo, mahirap naman mawala na ng pag-ibig, wala ka pang pepe. Di ba? Ibig sabihin pera ha, hindi. Di ba? Hindi. In fairness, girls, mga misis, di ba, no, wala ka na ng asawa, wala ka pa pepe, napakahirap naman nun. Dapat kung mawala ka ng asawa, kailangan may pepe. Di ba? Hindi, sa totoo lang, di ba? Kasi for how many years, hindi ko alam kung how many years ako kayo nagsama. Bawa, nag-sacrifice ko na sa kanya, being a good housewife. And then suddenly, he come up, I want to leave you. Oh my God. Hindi bali, if you're young at age, that's fine. Do something, think something, and you can find better than him. Okay? Kung sa tingin nyo po, gusto nyo pa rin magsama, gusto mo pa rin sa kanya, love mo pa rin siya, then talk to him. Or either, kung matigas pa rin ang buto niya, o kalamnam niya, magpa-spy na lang kayo. Yun po. Diba? At saka, minsan malakas ang woman's instinct. Alam mo, pag nag-girly-girly ang boy, diba? Diba, pag uwi sa'yo, amoy sabon. O, diba? Ibig sabihin, babi-babi-ligo. Saan siya naligo? In fairness. Anyway, pwede niyo po ako i-PM for your love. Bibigyan kayo ng technique. O, diba? Kung okay po sa inyo, get a schedule appointment, sasabihin ko sa inyo para mag, how deep is your love? No, di ba? Yung pang ating sagot, madam, sa inyong ano, kung paano nyo malalaman kung nangangaliwa siya, madali lang yan. Give us a call, magchichikahan tayo, bigyan tayo ng something different. Okay po, yan po ang ating katanungan at tapos na po ang ating katanungan. At syempre, punta na tayo sa, saan na tayo? Bayan na. Eto po, ang coach for today po natin, bago tayo mag-ending, dahil nag-overtime na tayo. Sorry, oh my God. No? Nag-overtime na tayo, na 30 minutes, sorry po. Anyway, eto po ang ating coach for today, bago tayo magtapos ng Monday. Eto po ang coach for today, hindi ko mabasa. Kisusot. Ayan, alin yung may binabasa ako sa harapan ko, ayan. Eto, gawa po ng inyong lingkod. Actually, yung Tagalog, minsan bulol-bulol pa yan. Pagkalma ang iyong isip, mas ikagiginhawa ng pamumuhay. Dahil sa labas at loob ng iyong damdamin, ikaw ang may hawak ng iyong pag-iisip at pakiramdam. Be positive. Yan po ang ginawa ng inyong lingkod kasi po, pag hindi kalma ang ating pag-iisip, I don't think may magandang sagot. Although ako po bilang tao, hindi ko rin nakakalma. Kasi minsan may isip talaga na mas mataas ang level ng negatibo. Pero the best thing to do po para sa akin, kung halimbawa hindi makontrol ng isip mo ang negatibo pag-iisip, close your eyes. Kung hindi pa rin kaya ng pag-iisip mo kontrolin yung negatibo, keep praying. If you love the words Hail Mary, full of grace, and the rosary, don't stop. Pero while praying, kasi po, negatibo ang pag-iisip natin, close your eyes. Kasi if you open your eyes, mas mahirap pong matanggal ang negatibo. Isa po yan sa mga nangyayari din sa akin na being a person, maski po nakikita nyo, ang bait ni Mambigi, hindi po, hindi totoo yan, joke. Anyway, maski po anong bait sa mundo ng isang tao, may limitasyon po minsan. Dumarating talaga ang negatibo, maski sabihin mo pang,
mabait ka o bilib sila sa'yo, ganon, talino ka, whatever, dumarating ang negatibo. Maski anong libro, kahit ganong karami ng libro ang iyong basahin tungkol sa positibo, dumarating ang negatibo, hindi nawawala. Yun nga lang, nalilis. Nalilis siya. Basta keep on positive thinking. Positive. Positive. Hindi, hindi totoo to. Halimbawa, may nanira sa'yo. Sinabi sa'yo, alam mo, ang taba-taba mo. May nagsabi raw ganun sa'yo. Sabi nga nung kapitbahay mo, ikaw daw madalas mangutang. Eh, hindi naman totoo. Diba? Huwag ka magalit. Ilagay mo sa isip mo na, hindi, nagbibiro lang yon. Kasi isa pong masasabi ko tungkol sa chismis naman to. Para hindi ka dala ng chismis, ang maganda po, alam niyo kung anong sagot? Hindi, nagbibiro lang yon. Hindi, baka nagbibiro lang yon, nasabi lang yon. Pero kung papatulan mo ang binitbit sa yung chismis, andaan mo, dadami ng dadami ang chismis, and you didn't know, you didn't even know na ikaw ay napapalalim na sa negatibong pag-iisip. At ang buhay mo, nagiging something na wala kang magawa. Kasi ang mas lamang po ang negatibo eh. Diba? Kaya please, kung halimbawa pong dumating sa atin ang mga problema, ang mga pagsubo, ano po tayo? Mas maigi ng kalmante tayo. Kaya ulitin ko po ang aming coach. Nagkamali ako niya, nag-S ako beauty, chinek ako ng aming Miss Carmen. Ito pa, ulitin ko, pag kalma ang inisip, mas ikagiginhawa ng pamumuhay. Which is true. Dahil mas madali kang makapag-isip na iba-ibang bagay pa sa kagaganda ng buhay. Dahil sa labas at loob ng iyong damdamin, ikaw ang may hawak ng iyong pag-iisip at pakiramdam. Be positive. Yan po ang ating coach po today. Maraming salamat po sa mga lahat ng nanonood, sa mga followers natin, at continuous na nandyan po, nagla-like, nag-share, nanonood ng ating YouTube, nanonood ng every Monday, at ang aming post every day, hindi po nawawala yan. Minasan, genki desu ka, konnichiwa, kumbawa, o whatever, good evening, good afternoon, at kamusta po ang lahat. Please subscribe sa aming YouTube dahil nandun po lahat ang lahat ng information at mga latest video ay lagi nyo aabangan. So please subscribe sa YouTube. Mag-usap tayo, Vicky Osawa. Sa YouTube po. Onegaishimasu. Thank you.